Hi guys! For today's vlog, magbibigay ako ng kunting tips sa nilalagay ko sa aking mukha. Kasi sa araw-araw na na pagluluto ko, marami siyang mga itim-itim. Yan, nakikita nyo, marami siyang itim-itim kasi iba dyan yung sa mantika. Tinatalsikan ako ng mantika, then iba din pimples, yan, mga acne. So, isa sa mga tips ko para maiwasan ko din yung mga ganyan sa mga sa mukha ko. So, ang nilalagay ko, aloe vera, fresh aloe vera natin. So, nakikita nyo, tutulo talaga siya kasi fresh na fresh. Ayan. Tapos, ipapahid ko lang siya sa mukha ko. Ayan, fresh. Na fresh talaga. Yung jelly niya, ayan, yung fresh jelly niya, ilalagay lang sa mukha. Parang face mask lang din siya. Kasi, 'di ba tayo, naglalagay tayo ng mga petroleum jelly sa minsan dito sa ilalim, then dito sa nose, sa buong mukha, then sa leeg, naglalagay tayo. So, try nyo din maglagay ng fresh aloe vera sa mukha ninyo. Pagkatapos niyan, 30 to 40 minutes, pwede na ninyong banlawan. At sa makikita ninyo yung fresh na fresh ang inyong mga mukha. Then kahit napagod sa trabaho araw-araw, wag pa rin pabayaan yung mga skin natin. Kailangan din yung skin natin healthy. So, hi guys! Katatapos ko lang maligo. After 30 minutes na binabod ko yung aloe vera sa aking mukha, naligo na lang din ako. And then, share ko lang sa aking hair. Gumawa ako ng isang video sa paglagay ng aloe vera. Nilagay ko siya sa aking buhok. So, pakisilip, V-recipe, andun yung video ko kung saan nilagay ko yung aloe vera at saka mga uses and benefits ng aloe vera. Pangalawang araw ko na ito sa paggamit ko, kahapon ko yung nilagay, tapos ngayon yung pangalawang araw. So, wala pa akong suklay yan, pero tingnan nyo, very soft, very straight. So, ganyan yung effect pag naglagay tayo ng aloe vera sa ating buhok. So, meron akong video, pakisilip na lang, pakipanood, and don't forget to like and subscribe V Recipe. So, balik tayo dito sa aking face. So, pagkatapos ko maligo, naglalagay ako ng Herbaline. Aloe vera deep moisturizing petroleum jelly. So, kahit anong brand ng petroleum jelly, Vaseline or Herbaline or any kinds of petroleum jelly. So, Herbaline na ako ito kasi yung pinaka-mura. So, ngayon, ang ginagawa ko, lalagyan ko lang yung buong face ko ng petroleum jelly bago matulog.
So, maglalagay ako ng aloe vera every 2 to 3 days. Kung masipag ako after 2 days, pero kung pagod ako sa trabaho ko, after 3 days, maglalagay ako ng aloe vera sa aking face. Try niya din, maganda yung effect ng aloe vera or fresh aloe vera sa ating mukha. Hindi lang din siya sa buhok. So, ganun lang hanggang sa pagtulog, ganun lang. So, konting massage lang. So, kung nakikita na yun, parang yellow lights. Yellow lights kasi yung dito sa amin. Yung mga lights na nilalagay sa mga kwarto, yellow lights. Hindi siya puti. Kaya, hindi masyado clear, so nag yellowish. So konting massage lang. So marami namang benefits yung petroleum jelly din sa kamay, sa siko, yan. Dati yung siko ko maitim na maitim talaga yung siko ko. Ngayon, yan. So, meron pa nga natira eh. Meron pa yung natira. So, pag naglalagay ako sa mukha ko, syempre, siko na din. Yan. Moisturizing naman yung petroleum jelly. Then, pagkatapos yan, nilalagay ko sa aking tuhod. Ipapakita ko yung tuhod ko. So, ayan na. Naglalagay din ako sa aking tuhod. So, hindi pa masyado kaputian yung tuhod ko. Meron pa talaga mga tira-tira. So, yung mga benefits ng aloe vera, maganda din siya sa ating skin. Then, sa mga, lalo na sa kamay ko na maraming mga paso-paso ng mantika, paso-paso ng ng pagluluto ko. So, okay din yung aloe vera. So, hindi ako masyado kaputian. So, ayan. Lalagay na natin. Ayan. Meron pang mga natitira-tira. Ayan. So, yun lang guys. Yun lang ang share ko ngayon. Aloe vera fresh. Magandang idudulot sa skin. Then, after that, naglalagay ako ng petroleum jelly. Kasi moisturizing naman yun. Pero, gumagamit din ako ng mga cream at saka sunblock, lalo na sa pagluluto ko. Naglalagay talaga ako every morning ng sunblock. So hi guys! Ito yung continuation ng video ko sa first video ko, yun yung naglagay ako ng aloe vera sa mukha ko. Ngayon, idadagdag ko lang o may idadagdag lang ako konti. So, ngayon, maglalagay ako ng face mask sa aking mukha. Ang naiwan na lang is yung face mask pineapple at saka yung face mask The Rule Real Cat. So, dalawa na lang yung naiwan. So, may video ako ng mga face mask na nilalagay ko or review ng face mask. So, bago mag-start, syempre, magsusuklay muna ako ng aking buhok. So, meron akong video na naglagay ako ng aloe vera sa aking buhok. So, dry hair to shiny hair. So, yan yung kinalabasan niya. Na yung naglagay ako ng aloe vera. So, panoorin nyo na lang yung last video ko about aloe vera. Pero ngayon, maglalagay muna ako ng face mask sa aking mukha. Ano lang ito? Dagdag na lang. Dagdag sa video ko. So, kung nakikita nyo, meron ako mga pula-pula. Yan, mga pula-pula sa mukha. Kasi nag-grocery yung kasama ko ngayon. Nagbili siya ng alamang. So, ayan, yan na yung nangyari. So, yung allergy reaction. So, pinasosyal yon, allergy reaction. So, okay, mahirap lang man tayo. So, ano lang yon, yung gipangkagid. So, gipangkagid ta kay nikaon taog alamang.
So, moto. Kung social ta, o social, okay, allergy reaction. Sige, continue tayo. So, ang pineapple na lang, So, ayan na, buksan na natin yung pineapple. Ano kaya ito? So, may video din ako nito na mga face mask review. So, pakisilip na lang din sa aking YouTube channel. Don't forget to like and subscribe. V-Recipe. So, try natin. Pangdagdag ko na lang to, dagdag. Ay, pink ang color niya. Pink. So, tingnan natin. Magpa tayo tissue. So, ayan na. Ilalagay natin sa ating mukha. Pampaano ito? Pampa-refresh, stress reliever, syempre, para ano din. So, ilalagay na natin. Dagdag ano na lang ito. Dagdag sa aking video. So, ilalagay na natin. Ang lamig siya, malamig. So, hindi ko ito inuna kasi parang nakakatakot yung pineapple. Mabango siya. As in, mabango yung ano, yung pineapple. Pero kung mabango kasi yung ano, yung face mask, hindi ko masyado siya gusto. Gusto ko yung ano lang, light lang yung smell niya. And then ano, yung lychee din, meron akong lagay ko lychee 'yon. Super bango, so ayaw ko din. Yung charcoal parang sobrang lagkit. So may review ako noon. Ito na yung review ko sa pineapple. Pero masarap siya sa pakiramdam, cool siya. 'Yun lang, ayaw ko ano siya, mabango. Ayaw ko yung sobrang bango na ano na face mask. So leave lang natin siya. Basahin natin. Leave lang muna natin siya ng 15 minutes. After 15 minutes, tanggalin na natin at saka maglagay na tayo ng cream. So, ayan, tinanggal ko na siya after 15 minutes. So, umabot pa nga ng 20 minutes. Ngayon, maglalagay na ako ng sunblock. Sunblock pala yung nilalagay ko sa mukha ko kahit sa gabi, kahit na sa pagtulog ko. Then, sa umaga, mag-sunblock pa rin ako bago magtrabaho kasi mainit nga ang pagluluto. Sa gabi ako nagliligo, hindi sa umaga. Kasi kung sa umaga ako maligo, pagkatapos ko maligo, mag-isa na nakaagad ng sibuyas. Mag-isa na kaagad ng garlic. So, magluluto na kaagad. So, mangangamoy pa rin ako. Ang ginagawa ko, sa gabi talaga ako naliligo, skincare, maglagay ng mga cream. So, bago matulog. Kinabukasan, ano na lang, maghilamos, maglagay ng cream, at saka mag-asikaso para magluto na naman ulit. So, ayan na guys, tapos na ang skincare ko ngayong gabi. So, matutulog na ako. Thank you for watching. Thank you na andyan lagi sa mga vlog ko, sa mga recipe ko, Filipino and Arabic recipe. Thank you for watching. Thank you for all your support. Sana andyan pa rin kayo araw-araw at hanggang sa lahat ng mga recipe ko. Thank you for watching.